mag-aasawa na ako. Priority ko na po si Mariel. Sunod sa may kamal. Pero hindi naman po ako makakalimot na tumulong pa rin sa inyo. Maraming maraming salamat po sa lahat. Ngayon ko lang ito masasabi, Nay. Mahal na mahal po kayo. Patawarin niyo ako sa mga tratadong ko. Nais ng Diyos na ang lalaki at ang babae ay magiging masaya sa isa't isa. At napakahalaga nito dahil kung wala na yung saya, yung sigla ng relasyon, ay hinahanap natin yung kasiyahan sa ibang bagay. Salamat po sa pagtuturo niyo sa akin ng pahalagahan ng pamilya. Ngayon na mag-aasawa na po ako, si Jason na ang aking pamilya, ang priority ko sumunod sa may kapal. Pero hindi po nangangahulugan, napapabayaan ko na kayo. Hindi man po ako naging mabuting anak sa lahat ng pagkakataon. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng kasalanan ko. At buong puso po ako nagpapasalamat dahil kung wala kayo, wala din ako kung ano meron ako ngayon. Naitay, mahal na mahal ko po kayo. Singing to myself, singing for the neighbors, holding on for work, holding on to paper. I was on the left, you were only fading. I was on my own, staring at the ceiling. Oh, holding out, read it on a map, never how I planned it. Hold on, you come with my girl. Hold on, you come with my girl. Ating pamilya na may takot at pagmamahal sa Panginoong Diyos ayon sa itinuturo ng Biblia. Nangangako ako na maging maka-Diyos na may bahay at maka-Diyos na ina ng ating mga magiging anak. Dahil ikaw ang regalo ng may kapal sa akin, nangangako ako na gagawin ang lahat upang mas mapabuti mo ang iyong sarili at patuloy na ingatan ka. Nangangako ako na aarugain ang ating mga magiging anak na may pananalig, kaalaman at pagmamahal sa Diyos ayon sa itinuturo ng Biblia. Ng Diyos sa inyo ay yung pagsasama nyo ay sasabihin natin enduring or permanent, ibig sabihin nagtatagal o habang buhay. Kaya nga ang pangako ng mga kinakasal parati ay till death do us part. Death, yung death, hindi death na utang, death na kamatayan. Ibig sabihin mamahalin mo siya habang buhay. Yeah.